Hello, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Collective reading naman tayo ngayon at alamin natin kung ano yung message ng person mo gamit ang personalized cards. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang, hindi po magre-resonate sa lahat, kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ayan, agad-agad may message ka. Ito yon, sayang. May pinanghihinayangan itong person na ito. Ayan, ito yung next. I want to know you. Naku, mukhang may admirer ang ilan sa inyo. Mukhang sikreto pa ito ha. Ayan, ito yung next message niya. Okay na ako, andyan ka man o wala. Iba't ibang senaryo yung ipinapakita. Kayo na lang bahalang tumukoy. Kaya pala, casual relationship kayo ng person mo. Kaya pala sinabi niya sa third card na okay na ako, andyan ka man o wala. Ibig sabihin, walang commitment yung relasyon niyo. Ayan, hindi siya ang mahal ko. Ibig sabihin, itong person na to may iba pa siyang karelasyon. Aha, bahala na kayo guys. Yun yung ipinakita ng mga cards. Gamitin naman natin yung mystical cards para malaman natin kung ano yung magiging tema ng reading natin ngayon. Angels and guides, please guide us. Ano ang tema ng reading ngayon? Hala, connected siya. Picture muna. Ayan. At yung message ay secret admirer. Nabanggit ko na kanina, diba? Someone has deeper feelings for you than they are letting on. Ipakita lang natin yung message. At saka guys, kukuha tayo ng tatlong cards para malaman natin kung bakit yan yung ipinakita. Angels and guides, please guide us. Bakit pinakita itong secret admirer? At ang unang card ay Three of Cups upright. Ah, kaya pala sinabi niyang sayang. Kasi sa mga single, yung past person mo ay magpapakita ulit sa'yo or aksidenteng magkikita kayo. At itong past na ito ay magpapakita ulit ng interest sa iyo. Sa mga nasa relationship naman ay good news. Kumbaga magkakaroon ng wedding, baby shower, mga kasiyahan na aatenan nyo ng person mo or magsiselebrate kayo. Itong Eight of Wands naman para sa mga nasa relationship ay magkakaroon ng excitement at puno ng passion ang relasyon. Kumbaga mag-move forward kayo together ng person mo. Sa mga single, may person ka magugustuhan at magkakaroon kayo ng maiksing relasyon. Maybe habang nasa bakasyon ka or nasa travel. Next, alamin natin kung bakit pinakita itong Three of Cups at Eight of Wands upright. At ang next card mo ay Two of Cups upright. Sa mga single, mamimit mo yung true love mo na may commitment at balance. Magkakaroon ka ng bagong relationship na pinapangarap mo. Sa mga nasa relationship, magtatagal ang relasyon nyo ng person mo at andun yung magandang intention para sa malaking potensyal na maging successful at happy. At saka ang ilan sa inyo magkakaroon ng celebration kasama yung mga loved ones. Tapos na tayo sa unang tema guys, patungkol sa secret admirer. Next naman sa second na tema, ano kaya?
gamitin natin ulit yung mystical cards para malaman natin kung ano yung sunod na tema. Guys, mamaya ako babasahin yung patungkol sa career, financial at health. Guys, huwag niyo ipilit yung reading ko ha kung hindi resonate sa inyo. Thank you! Ang halay naman ng picture na, ng mga cards na to. Ayan, casual relationship. Ito yan guys, oh. Hindi ko to pwedeng basahin eh. Pero yung meaning lang. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Yung binilugan ko, yun yung basahin nyo na lang. Hindi ko kasi sure eh. Mas maigi na yung nag-iingat na lang. Alamin natin bakit ipinakita yung second card. Ang card ay Knight of Pentacles, upright. Ipinapakita ng card na ito na kailangan may teamwork at saka yung willingness sa relasyon para mag-work ito. Sa mga single, kailangan ng changes sa mga lugar na pinupuntahan mo at saka kailangan may mga bago kang kakilala or yung ipapakilala ka ng kaibigan mo para magkaroon ka ng bagong kakilala. Ang ilan kasi sa inyo, wala sa malapit yung potential person. The Star, upright, na ang ibig sabihin nito, ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan mong maintindihan or maunawaan na ang bawat relasyon ay hindi palaging happy. Kailangan ng understanding, communication, para yung relasyon nyo ng person mo ay may kapayapaan. Sa mga single naman, may person na malaki yung paghanga sa'yo at aamin siya sa nararamdaman niya. Alamin naman natin kung bakit ipinakita yung Knight of Pentacles at the Star. Angels and guides, please guide us. Thank you! Ang next card ay Eight of Cups, upright. Paalala ito sa mga nasa relationship na kung nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo ay sabihin mo agad sa person mo kasi walang perfect timing kung kailan mo ito masasabi, lalo na sa sitwasyon nyo. Sa mga single naman, kung meron pang problema sa sarili, lalo na kung hindi mo pa makalimutan yung nakaraan, huwag mo nang pumasok sa panibagong relasyon. Sa ilang single naman, matagal ka nang naghahanap ng karelasyon, pero medyo matatagalan pa yung paghahanap mo. Pero hindi mo kailangan tumigil kung gusto mo talaga ng love life. Pero alam nyo guys, yung pahinga, nakakabuti rin kasi kung kailan hindi mo hinahanap, tsaka dumarating. At tsaka guys, yung puting card na hindi siya ang mahal ko, connected dito sa Eight of Cups. Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo, may posibilidad na abandonahin ang relasyon or maybe ikaw ang gagawa nito. At saka guys, tingin ko alam ko na kung ano yung gusto ng person mo. Ay teka lang, ito muna. Yun talaga oh. Ito, basahin muna natin. Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another or qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Alam nyo kasi guys, ang ilan sa inyo, hindi mo maibigay sa person mo yung gusto niya. Kaya, naghahanap siya ng iba. Kasi guys, yung physical contact, isa yan sa ano eh, responsibilidad na dapat nagagawa mo. Kesa gawin niya sa iba, kesa ikwento niya sa iba, edi kayong dalawa na lang yung magkwentuhan kung ano yung satisfied at hindi. Alamin natin guys kung bakit ipinakita itong third card. Ito yung next card. Page of Cups, upright. Sa mga single, ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng karelasyon na mas bata sa'yo. Or ikaw yung mas bata kesa sa person mo. Pero dahil mas bata siya sa'yo, hindi naman ibig sabihin wala na siyang alam. I-try mo pa rin. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na para sa celebration. Pwedeng engagement or nagkaroon ng baby.
At saka ang ilang single magkakaroon ng romantic proposal. Ang next card naman natin ay Six of Swords Upright. Para sa mga nasa relationship, kung nagkakaroon ng problema sa relasyon, kailangan ng space, pero hindi naman kailangan magtagal na hindi kayo mag-uusap. Sa mga single naman na naghahanap ng relationship, ang advice ng card na ito ay kailangan subukan mo naman yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa patungkol sa relasyon or paghahanap ng love life. Kasi guys, nakadalawang cards ka na sa mga single na yung potential person ay wala sa malapit. Alamin naman natin bakit ipinakita ang Page of Cups at Six of Swords. Hindi kasi kasya guys, pasensya na kayo ha. Mamaya na lang. Six of Wands Upright. Itong card na ito ang nagsasabi na anumang uri ng relasyon meron kayo ng person mo ay magkakaroon ng improvement. At saka isa rin ito sa dahilan ng celebration kasi ang ilan sa inyo, yung family nyo ay magkakaroon ng award or recognition. Malay nyo nga, di ba? Kasi malapit na Christmas, may mga palaro, baka doon kayo magka-award. Sa mga single, love is ready. Malapit na siyang dumating sa buhay mo. At may posibilidad na yung person na pinapangarap mo. Kasi ang ilan sa inyo, meron kang person na sikretong nagugustuhan. At saka itong reading na to ay favorable sa love and relationship. Ngayon naman, alamin natin ang patungkol sa career. Ito ay ang King of Swords, Upright. Ang advice ng card na ito ay kailangan mag-focus ka sa trabaho mo at saka aralin mo. Kasi ang ilan sa inyo, may kasamahan ka or boss na nakakairita. Pero huwag kang maging sensitive. Mas mag-focus ka sa trabaho. Huwag lang silang mamersonal. Sa financial naman, Three of Pentacles Upright. Sa financial, kailangan ng effort at dedication para meron kang reward or magandang kita. Wala naman kasing easy money eh. Sa investment, kailangan nakaplano lahat para maganda yung profit at may achievement. Ito naman yung para sa health, ang Four of Cups Upright. Kung ang ilan sa inyo ay meron na talagang problema sa health, kailangan tanggapin mo ito at huwag i-deny kasi hindi mareresolbahan yung problema kung hindi mo rin tutulungan yung sarili mo. Ang reward ng katawan natin ay ang alagaan ito kasi ikaw din ang magbe-benefit niyan. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang angel number mo. Affirm, God is going to give you more than you asked for. Believe it. Type, I believe. 11:11, God is going to send a true life partner to you very soon. Affirm, God is about to open that door that you have been praying for. Type yes if you are ready.